Sa mga nagtatanong kung showing po ba ang Made in Malacañang sa ibang bansa, opo, hihintayin nyo lamang po yung screening kung kailan po sa inyong lugar. Pero dito po sa ating bansa, 200 sinihan, humigit kumulang 200 sinihan ang magpapalabas. Ito po, ang Made in Malacañang ay mapapanood nyo po sa Tokyo, Yokohama, Saitama, Nagoya, Osaka, Gifu. Mapapanood din po ito sa California, August 12 sa California, sa Japan, August 13, sa Nevada, August 12, New York, Texas, Virginia, sa Hawaii, August 12 din po, saka sa other cinemas doon. Yan. Sa Canada, August 12, dito po sa Pilipinas, sa Luzon, mapapanood nyo po sa iba't ibang sinihan ng SM, Visayas, and Mindanao. Sa NCR, halos lahat po ng sinihan, ipapalabas po ito. Kaya inuulit po natin, 200 cinemas nationwide almost, more or less, ang ipapalabas ang Made in Malacañang. Ngayon, may mga tao talaga na hindi kayang kontrolin ang kanilang emosyon. Katulad nitong Teres Dizon. Yan. Sabi dito muna ng Bin Sentiments, kung hindi pa raw po napapatira ng ugat itong si Therese, pinapasabi po ni Direk sa kanya na huwag siyang masyadong magalit dahil nakakabaog ang inggit. Ano ba ang sinabi nitong Therese Dizon? Sabi niya, stop making a fool out of yourself, Daryl Yap. Aba, ano? Niloloko ba ni Daryl Yap ang kanyang sarili? Parang nahihibang yata itong si Therese Dizon, ha? Alam nating lahat na bayaran at wala kang kwenta, and you know it yourself. Talaga? Paanong walang naging kwenta ang isang more than 30-year-old lamang in the early 30s of his life? He has so much achievements sa showbiz industry. Paano magiging walang kwenta ang isang tao na nakagraduate sa kanyang pag-aaral na merong flying colors? Paano magkakawalang kwenta ang isang tao na ilang beses pinatunayan ang kanyang kagalingan sa publiko? Yan ang tanong ko sa iyo, Therese Dizon. Pag sinabi mong bayaran, ano bang uri ng bayaran? Mag-isip ka nga, direktor siya, dapat siyang bayaran ng Viva Films. Sa bawat kilos ng ating mga kababayang Pilipino, in particular ni Direk Yap, sa mga ginagawa nito, officially, dapat siyang bayaran. Walang pinagkaiba dito yan sa akin. Ako ay nagtatanggol sa ating Pangulo at sa ating ikalawang Pangulo at mga sumusuporta dito. Binabayaran ako ng Facebook. Binabayaran ako ng YouTube. Ako ay bayaran ng Facebook at ng YouTube. Pero hindi kami bayaran ng mga sinusuportahan naming politiko. Masama ang mag-curse. Masama ang manumpa. Pero mamay ang bayaran. Ganon kasimple yan. Kung sino man ang bayaran na vlogger, kung sino man ang bayaran na tao, ikinapamumuhay ang pagbabayad sa kanila, mamatay. Ganun kasimple. Hindi ko sinusumpayan, ha? All of us will die anyway. Pero kung sino ang bayaran, mamatay. Ganun kasimple. O, drag yourself down if you must. Sabi nitong si Therese Dizon. But quit spreading hatred and false information and being a tool for history revisionism. Mukhang nababaliw yata itong si Therese Dizon. Kasi, sino ba ang nagpapalaganap ng galit? Di ba kayo? Kayo ang nagpapalaganap ng galit. Sino ba ang nagpapalaganap ng false information? Kayo. Yung sinasabi nyo na pagmamalabis ng martial law, karamihan doon kasinungalingan. Bakit ba nagkaroon ng martial law? Dahil sa pagtatangkang pang-aagaw ng CPP, NPA at iba pang insurgent groups noong mga panahong iyon, partikular before ng proclamation ng martial law noong September 21, 1972. Pero, hindi nyo yan isinulat sa kasaysayan. Sino ngayon ang nag-revise ng kasaysayan? Diba kayo? Kung meron mang pagkukulang sa kasaysayan, hindi yon revisionism. Correction of history yon. At alam mo, Therese Dizon, kung nag-iisip ka ng tama, dapat alam mo sa sarili mo na ang revision sa history ay bahagi talaga ng kasaysayan. Dati ang paniniwala ang mundo ay flat. Nung nagkaroon ng mga ebidensya, pinaniwalaan na ang mundo ay oblong o bilog.
Dati ang paniniwala natin, ang mundo, ang sentro ng universe. Nung magkaroon ng mga ebidensya, pinaniwalaan natin na hindi pala ang Earth ang center ng universe. Tapos ngayon, may mga lumalabas na impormasyon ayon sa mga talagang nakaranas nito na merong pagpatay sa Malacanang, ang sinasabi ng mga dilawan na katulad mo, bloodless ang revolution sa amin, rebellion noong 1986. Pero hindi po totoo. Dahil maraming loyalista ang napatay sa Malacanang. Inabutan ng mga demonyong tao na lumusob sa Malacanang at pinatay nila yung mga kaawa-awa at walang kalaban-laban na loyalista na sumusuporta sa ating Pangulo. Pero tinago iyan sa kasaysayan. Sino ngayon ang nag-revisionize ng kasaysayan? Diba kayo? Tapos pagbibintangan mo si Daryl Yap, tuloy pa natin ang katangahan nitong si Therese Dixon. Sorry for the word, pero tanga talaga itong si Therese Dixon. Kasi ganun yun mga tol. Ang tanga, ito yung mga tao na alam ang katotohanan pero pilit nagbubulag-bulagan dahil sa kanilang paniniwala o galit doon sa kanilang kalaban sa politika o hindi hinahangaan. Again, sabi niya, to reiterate, may again na to reiterate pa, wala kang kwenta, Daryl Yap. Sabi niya, nagpabayad ka, wala kang dignidad at galing. At sa mga Marcos, dinamay na pati si PBBM, pati ang pamilya nito. You may enjoy what you have now, but you'll soon get what you all deserve, a lifetime behind prison. Your soul will rot in hell and you will soon be reunited with your dear father. Eh, ang tanong ko sa iyo, Therese Dixon, yung hinahangaan mo kayang mga Aquino, di ba sila na yung united ngayon? O, ang tanong ko lang, kung saan sila magkakasama? Si Ninoy Aquino, si Benigno Aquino Jr., at saka si Corazon Aquino. Sooner or later, wag naman sana, baka yung hinahangaan mong babae sumunod sa kanila. Di ba? Kung sinasabi mo na mabubulok sa bilangguan ang mga Marcos, sa dinami-dami ng mga sinampan ninyong kaso sa mga Marcos, bakit ilang beses lahat halos na ipawalang sala ang mga sinasabi mong Marcos na gumawa ng pagkakamali sa ating bayan? Sino ngayon ang nakakarma? At sa huli, Therese Dixon, alam mo ba na yung mga tinuran mo rito kung papatulan ka ni Direk Daryl Yap? Baka matulad ka kay Pinoy Ako Vlog. Sinampahan ang kasong cyber libel. Salamat na lamang at mabait itong si Sas Ragot Arrogando Sasot. Ano? Inatrust niya yung kanyang reklamo dahil naawa siya doon sa tao. E paano? Direk Daryl Yap, baka naman. Kasi hindi matututo ang mga tao na ito na rumispeto sa kapwa Pilipino kung hindi po sila tutuluyan ng kaso. Malinaw po itong sinasabi dito ni Therese Dixon. Hindi kinakailangan ng isang magaling na abogado para alamin kung ang kanyang pahayag ay lumabag sa inyong pagkatao. Ito po ay paninirang puri. Ang pagsasabi po ng bayaran ka, Direk Daryl Yap, ay isang paninirang puri. Meron kang iniingatang integridad sa larangan ng showbiz industry. At bilang isang tao, bilang ang pangalan Direk Daryl Yap. Eh baka naman. Baka naman pwede mong kantiin kaunti ito, si Therese Dixon. Baka pwedeng pakamutin mo ang ulo o kaya paluhain mo sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso dito kay Therese Dixon. Hindi ko po kilala ito, pero maliwanag sa aking pananaw, sa aking pagkakaunawa, pwede po siyang masampahan ng kaso, partikular ni Direk Daryl Yap sa kanyang mga sinambit dito na statement. Ito, cyber libel yan, maliwanag yan mga tol. Ha? Paninirang puri yan laban kay Direk Daryl Yap. Baka naman po. Iregalo nyo na po yan ha? After po ng showing ng Made in Malacanang. Inuulit ko mga tol, ang Made in Malacanang po ay ipapalabas sa August 3. Bukas na po yon. Magkita-kita po tayo sa Mega Mall. Doon po kami manonood bukas.